Yan guys, wala nang intro, Ford Escape 3.0. Yan, nagpalit na tayo ng ignition coil. So ang issue nito, ayaw mandar, umaandar man siya, pumapalya, ayaw marevolusyonan. So yan, pinalitan natin ng ignition coil. So ngayon, okay na siya dati. Pero palit pa rin ako ng ignition coil, gawa ng mahina yung ibang ignition coil, naputok-putok yung andar. Saka hindi maganda yung idle, namamalya. So nagpalit na tayo ng kapapalit ko lang ng ignition coil. Yan, tinalian ko na rin ng wire strap, gawa nga ng sira na lahat ng lock. Dating gumawa ng Ford na to, nilagyan lahat din ng wire strap. So nilagyan ko rin ng strap. So ikabitan natin yung intake manifold. So bubuin na natin. Nagpalit na rin ako ng bale set na siya. Palit ako ng ignition coil, spark plug. Kasi yung kailangan ay sa kuryente, saka sa idler air, sira kasi yung idler air nito. So pinalitan ko na rin ng idler air. Gawa nga ng pag nag-rev ka, nataas na baba, hindi mapakali yung andar. Yung RPM niya ay taas baba, tapos pag minor mo, nababa, namamatay, ganon yung issue nito guys. So ito namatay sa tirik kasi, so ginawa ng iba. Hindi na mapandar, noong napandar palya, hindi siya marevolusyonan. So yan, ginawa natin. So nagagamit naman na ng may-ari. So habang inaantay yung pyesa, ginamit muna ng may-ari. So yan, napalitan na natin ng ignition coil, spark plug. So mura lang yung ignition coil nito guys, yung set na nabili. 2-4 ata yung set nyan, 6 na yan ignition coil, 6. So meron naman yung mga branded na ignition coil, 1 plus ata yung isang ignition coil lang, 2 plus ganon yung isang ignition coil, yung mga branded genuine parts. Pero to okay naman, natesting ko na rin kanina, tinesting ko tong tatlo, hindi ko pa tinatanggal yung intake manifold. Yung accelerator mo, ganda, sarap, talagang ano na yung makina natin. Maganda na ang kuryente. So hindi na siya na masyadong namamalya kanina. So binaklas ko yung intake manifold, gawa nga hindi mababaklas tong tatlong ignition coil dito kasi B type siya. So ilagay na natin guys yung intake manifold. So yan guys, nailagay na natin tong ignition coil, intake manifold, tapos tong bago tong idler air, itong idler air nya, tapos itong map sensor, mass airflow, yan. Pinalitan din natin ignition coil. So try na natin pandarin. So yan guys, malinis na siya umandar. Ayan, hindi na siya papalya-palya. Yan, linis na ng makina. Oh. Ocho. Job well done na naman tayo guys. So matagal lang kasi maghanap ng piyesa nito, so order pa to galing ibang bansa. Malinis na siya umandar, hindi na siya palyado. Mahina yung kuryente ng ignition coil dati, so nagpalit na rin ako noon. Tapos yung idler air kasi, isa pa yung kasi, nataas baba yung andar nya. So pinalitan ko na rin ng map sensor. Total mura lang naman yung map sensor, nagpalit na rin ako para isahang palitan na lang lahat. Okay lang na may masira next time, papalit na rin natin yung iba. Yung map sensor okay pa naman yung map sensor, pero yung idler air at saka yung ibang ignition coil sira na talaga.
So yan guys, job well done na naman tayo. Okay na siya, hindi na siya yung magalaw yung RPM dito. So, record natin. Yan guys, nag-aircon na yan. So, dati pag gina-aircon, namamatay talaga. So ngayon, okay na yung makina natin. Napalitan na yung dapat palitan. So okay na yung ating Ford Escape 3.0. So job well done. So maraming salamat sa ating supplier sa piyesa. At meron sila, legit naman. So compatible naman lahat yung mga piyesang nabili ko. So yung ignition coil bili ko doon 2-4, genuine naman siya, ayos naman yung piyesa, halos parehas. Kasi yung ibang ignition coil kasi na palagay nila, iba-ibang ignition coil yun, may nakapantay lang na ganyan yung socket, may nakataas. Ito paros pantay lahat yung socket na ignition coil natin. So maganda, naipit natin ng maigi yung wire strap natin kasi yung socket kasi sira na. Yan guys, malinis naman tayo yung ating makinan. Linis talaga. Wala ka naman sasabi. Wala na siyang latal. O, diretso na yung kantay na yung ating makina. Wala na palya-palya. So, ang pinalitan lang natin ignition coil, idler air, map sensor, at saka spark plug. Kasi sa makina wala naman problema, sa makina ang problema lang talaga ang kuryente. So, tapos kuryente, tapos yung idler air nya, kasama na rin yung map sensor natin. Yan. Yan guys, hanggang dito na lang tayo. Please like and subscribe sa ating video para ma-update ko kayo sa aking panibagong video. So maraming salamat.